Speaking of player movement sa PBL, meron pang mga malalaking pangalan na lumipat ng ibang team. Nasa frontline ng balitang yan, si Briane Basa. This man, Ced Domingo, dagat. Mula sa paglalaro sa Thailand, nagbabalik sa Pilipinas si 2022 Open Conference Finals MVP Ced Domingo. Pero sa pagkakataon ito, hindi na siya maglalaro para sa Creamline Cool Smashers. Inanunsyo ng Akari Power Chargers na si Ced ang pinakabago nilang signing. Hindi raw naging madali ang desisyon para kay Ced na iwan ang team kung saan siya naglaro sa loob ng 5 taon. Pero minsan lang daw dumating ang pagkakataong ibinigay ng Akari, kaya agad na niya itong kinuha. Masaya naman daw si Ced sa kanyang desisyon at ngayon, excited na siya sa bagong kabanata niya sa PBL. Pero kung may nawala sa Creamline, may dalawa na magpapalit. Isa na dyan si Libero Denden Lazaro Revilla mula sa sister team ng Smashers na Choco Mucho Flying Titans. Magandang pagkakataon nito kay Denden para mangibabaw uli sa Libero position. Nagbigidaan siya kay Tang Ponce sa nagdaang All-Filipino Conference. Kasama ni Denden ang dati rin niyang Ateneo teammate na si Bea De Leon. Kaabang-abang kung mauulit nilang ma-sweep ang buong season kasama ang isa pang former Lady Eagle na si Eliza Valdez. Kung may Lady Eagles reunion sa Creamline, may De La Salle Lady Spikers reunion din sa PLDT High Speed Hitters. Kasunod yan ang triple signing ng PLDT sa dating F2 Logistics players na sina Kim Kiana D, Majoy Baron at Kim Fajardo. Sasamahan ng trio ang dati nilang teammate sa DLSU na si Mika Reyes. Nagbabalita mula sa frontline, Briane Basa, News 5. What's up mga kapatid? It's your sports tito Mike Reyes. At huwag magpahuli sa mga umaaksyong bakbakan at harapan sa loob at labas ng bansa. Para sa mga pandiin ng sports news, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Alam nyo na ha? Peace and love.